Ayan sabi, ang taas na energy natin mga kapamilya. At syempre kasama nga natin ngayon, ang Bia sa pelikula ng Sean the Marawi Siege Story. Palakpakan naman natin mga kapamilya, Martin Escudero! Martin! Ayan Martin, bumati ka muna sa napakarami nating viewers dito. Sa mga nagmamahal sa atin na nanonood ngayon, at sa mga hahabol na manonood, hello sa inyo, hello, sana nakakain na kayo kasi mahabang kwentuhan ito, masayang kwentuhan, dyan lang kayo. At syempre makabulong kwentuhan ito dahil ngayon we're commemorating the first anniversary of the Marawi Siege. Yes, May 23 ngayon, oo, diba? Pero bago ang lahat, para sa'yo Martin, tungkol saan ba ang pelikulang Ang Misyon? Ayan, ang misyon ay base sa totoong pangyayari dun sa nangyaring gulo last year. Dito mapapanood ng marami yung mga iba pang detalye na hindi pa nila nalalaman, kaya kailangan talaga nilang panood. Kasi alam mo actually, ang daming mga ang daming mga iba't ibang kwento na gustong gawin na tungkol sa Marawi. Kami sa, actually, just informed, meron kaming teleserye, tungkol din siya sa Marawi. Pero, ang point of view niya, sa soldiers naman. Ito, ang point of view nito ay saan? Siyempre, ang character ko rito ay isa akong spy ng Mauti Group. So, iikot yung storya doon. Dahil sigurado ako hindi naman ito na ilabas sa pangkalahatan yung storya doon. Siyempre, ipapakita rin natin dito na hindi naman lahat ng Muslim ay masama. So, karamihan sa mga kapatid natin Muslim, galit din sila sa mga nangyaring gulo. Ayaw rin nila sa gulo, napaka-peaceful nila, kaya yun yung iba nating ipapakita. Pero to tell you honestly, mukha ka talagang Muslim dito sa pelikula. O parang pag nakita namin, yung itsura mo, kahit yung nasa poster, parang talaga siyang totoong Muslim. Pero, tanong ko lang, paano ka ba nag-prepare dun sa character? Medyo mababa yung process na ginawa ko, preparations. Dahil marami naman ako idea tungkol sa mga, sa itsura nila, sa karakter nila, kung paano sila malamit. Pero una, para maipasok ko yung pagiging Muslim sa sarili ko, sa personality ko, syempre, pinag-aralan ko yung Quran. Inalam ko yung ways nila, kung paano sila mamuhay, kung paano nila i-praise si Allah. Ayan, at swerte namin kasi habang nag-shoot kami, guided kami ng mga imam. Kaya ako, may location kami ron. Pati na rin yung mga anak nila ako na present din doon na tumulong sa amin mag-guide kung paano manamit, kung paano gumalaw, kung paano magsalita, kahit yung punto nila, makikita rin natin at papakita natin. Actually, ang next question, gaano ka-importante or ka-relevant? Pero alam ko naman na yung story nga natin, relevant talaga siya ngayong panahon. Pero para sa iyo na lang, parang gaano ba kahalaga na mapanood dito ng mga Pilipino? Ayun, para sa akin kasi nakaguhit na to sa palad ng mga Pilipino . Nasa history na natin to na hindi na to mawawala. Kahit pagkaraan ng ilang buong taon talaga babalikan pa rin natin to kasi isa to sa mga importanteng history na ng Pilipinas. At syempre, sa mga kapatid natin na nagmamahal sa bansa, nagmamahal sa kapwa, ito na yon, kailangan natin mapanood. Actually, after a year, di ba parang coping pa rin ang Marawi, bumabangon pa rin talaga sila. Pero para sa isang kagaya mo na nakagawa ng pelikula tungkol sa kanila, ano yung message mo para sa mga taga-Marawi? Parang sensitibo kasi, lalo na yung sa mga present doon. Makikita naman natin na talagang ugali ng mga Pilipino hindi sumusuko. Kahit anong hirap ng buhay, ingingitian lang natin yan, lilipas din yan. Sana yun lang yung ugali natin na huwag mabago, kahit anong hirap ng buhay. Naka-concentrate pa rin tayo sa kinabukasan, sa better days, huwag tayong magbabago sa ganun.
Actually, feeling ko din, kaya rin naman nagiging resilient ang mga Pilipino. Dahil may concept tayo ng pagiging bayani, pag ng heroism, at nananalay tayo sa ating lahi, sa culture natin. Para sa'yo, ano ba ang concept or idea ng isang bayani? Sa akin, muna sa lahat, dapat alam mo yung pinaglalaban mo. Siyempre, yung pagmamahal sa bansa. Maraming tao na nakikipaglaban, pinaglalaban yung tama at yung dapat. Kahit hindi sila yung, kunwari, may mga dugong kano, pero dahil napamahal na sila sa Pilipinas, pinaglalaban pa rin nila yung Pilipinas. Hindi naman siguro kailangan na Pilipino ka lang para ipaglaban mo yung isang bansa. Diba? Ang importante, alam mo yung tama, alam mo yung ikabubuti ng lahat at pagmamahal mo dun sa lupang tinutungtungan mo. Iyon yung pagiging hero para sa... Actually, alam nyo ba, parang ang feel ng, ano, ng ang mission, parang very serious siya. Kaya, parang ang sarap din na ikwento natin sa mga millennial viewers natin ngayon na naka-tune in kung anong klaseng pelikula ang dapat nilang panoorin on May 30. Nabanggit kanina sa interview natin kanina umaga sa CNN. Based sa truth story ang mission. Kwento mo naman yung character mo as a nurse. Kasi diba, nurse siya dito. At the same time, spy siya ng Maute Group. Kwento mo naman yung character. Ayan, pangalan ng character ko rito is isa Jeep. Isang nurse. Pero sa kabila nun, meron siyang itinatago dahil isa siyang spia ng Maute. Exchange student. Nag-aaral siya sa Turkey. Background lang ng character. Doon siya nag-train sa ISIS Maute na kung paano siya. Strategic ang biskarte niya. Hindi siya yung humahamok ng barel. Sa planning, magaling siya sa mga pagpaplano. Pero merong darating sa punto ng buhay niya na yung akala niyang pinaglalaban niya mali pala. Meron siyang may mangyayari dito sa pelikula na yun yung dapat nilang panoorin kung ano yun. Kung ano yung nagpabago sa isip. Very insightful din kasi yung director namin dito. Nagugulat din kami kasi si Direk Cesar, ano siya, di ba? Dati siyang EBS-CBN News Bureau Chief for Mindanao. Tapos, naging mayor din siya doon. Tapos, naging reporter siya. Na-abduct din siya ng Abu Sayyaf for several months. Tapos, grabe yung experience lang niya. Tapos, nakikita ko yun. May sinasabi niya na, plainly, ang alam lang natin, may isang grupo na parang, as tayo ha, di ba? Parang alam lang natin, may isang grupo na parang related sa ISIS, naghahasik ng terorismo sa Marawi at nagkagulo doon. Parang yun lang yung ano natin. Pero siya may idea siya kung paano nakatakas, nakatawid sa Lanao Lake yung mga ibang member ng bakit namatay yung mga head, yung ibang tao, nasaan sila napunta. May idea siya tungkol doon. At grabe, ako parang na mas na-push ako na sana mapanood to ng maraming kabataan tsaka maraming Pilipino para alam nila yung kwento ng Marawi. Para sa'yo, gaano ba ka-importante yon, Martin? Na parang meron tayong mga untold stories tungkol doon na parang hindi lang ganun kababaw yung alam natin tungkol sa kwento. Dagdag ko lang kasi normally ang nababalita lang naman natin so na yung kayang puntahan ng news eh. Sa mga CTA provinces na abot ng social media, ng news. Pero sa totoo lang, marami tayong lugar dito sa Pilipinas na hindi talaga inaabot ng balita. Yung mga pangyayari doon na hindi na kayang pasukin ng social media, ng news, na napaka-importante rin ng mga nagaganap sa kanila. Ang wish ko lang din mas mabuksan pa ng malawak ang pag-iisip ng bawat isa. Mas maabot natin yung mga kababayan natin na hindi kayang ma-reach ng tulong o ng kahit na ano kasi
ano eh, kahit sila nahihirapan sila sa nangyayaring sistema, syempre wala na lang din silang magawa. Ayan lang, wish ko lang na sana ang bawat isa mabigyan talaga ng tulong, lalo na yung mga nangangailangan. As an actor, para sa'yo, ano ba yung mission mo? Para sa akin, ang mission ko ay, lalo na dito sa pelikulang to, gusto ko sa lahat ng mga manonood, maramdaman nila kung ano yung totoong nararamdaman nung involved dun sa pangyayari. Maintindihan nila na hindi ito biro, hindi ito parang buhay sa pelikula. Kumbaga na panonoodin mo, iiyak ka, tapos matutulog ka kinabukasan, ibang story. Ano. Maraming involved dito, kaya yun lang yung masasabi ko. Ayan, dahil dyan, palakpakan naman natin ang first set ng ating questions at pagganap dito sa grabe, medyo serious talaga ang datingan ng kasi, iba rin kasi talaga ang topic na pinag-usapan. At syempre, sa lahat ng mga kapamilya natin na taga Marawi, mga sundalo, mga involved sa Marawi Siege, grabe, kasama niyo po kami sa paggunita ng ika-isang taong anibersaryo ng Marawi Siege. Saludo kami sa may git 160 soldiers, 160 ba o 600 soldiers na sorry. Hindi ko hindi. Basta marami sila na na promote sila one rank higher. Kaya congratulations po sa ating mga sundalo. Ayan, dami. Ito naman ang next part naman ng ating ng Star Cinema Chat ay ang Never Have I Ever. Madali lang to. Alam mo naman na to. Siyempre, simulan natin sa number one. Simulan kung I have or I have never. Oo, yun lang naman. Number one, never have I ever fallen in love with my best friend. Never. Wala akong best friend. Bakit? Ano nakakatawa doon? Pasaya, bakit mo lang best friend? Tsaka, charot lang. The girl, Next. Never have I ever gotten friend zone. Friend zone. I have or wali. Ibahin ko lang kay have or wali. Just to let you know, naging best actor si Marlon Escobedo sa pelikula Patayin sa Shokot si Remington Zombadi. Dito ba? Parang. Hindi. Wala nag-release. Number three. Never have I ever sent a wrong message to someone and immediately panic. Di na wrong send. Oh. Have I or what? Have I na rin yun. Hindi yun. Kanino mo na-send yung wrong message? My mother. Check. Never have I ever been on a dating app. Dating app? Parang pati Facebook na yun, dating app na rin. So, Havay, yes. Havay. Pero nag-try ka, nag-download ng Tinder. Tinry ko yung dati, uso kasi, di ba? Kung para lang ma-experience, ano kung meron? Swipe left, swipe right. Swipe left na yan. Swipe left naman ng swipe eh, wala. Pero sa amin kasi, maliban sa Tinder, meron din tayo. Yes. Growler! Growler! Charot. Ayan, next! Never have I ever accidentally eaten expired food. Happy. And enjoyed it. Charot lang. Hindi naman ako nagsisi. So, pwede kaya pa naman ng antibacterial. Next, never have I ever got into a bar fight. Hindi pa yan. Okay. Never have I ever attended class drunk or tips. Ako na, Jay. Mabuko ko ako. Wala. Actually, lahat naman tayo Habinin. Sino ditong hindi pa? Ang lukot ng childhood nyo. Explain ko. Sige. HRM yung ano ko. Ayun, Luzon. Mother naman kasi. Mother, may wine tasting kasi si Gabriel. Yung wine tasting naging session na lang. Oo.
Yes, next. Never have I ever accidentally entered a comfort room for opposite sex. Nakakatawa minsan kasi ano naman ako diyan, mindful ko ba? Oh, yung utak ko parang hindi naman nalilito sa ganyan, no. Pero alam mo minsan kasi pag pupasok ako sa CR, makikita ko yung janitor sa CR. Anyway, next. Never have I ever drunk cold someone. Never have I ever checked your someone special's inbox. Ay, ano, wala yan. Nasa ano ko yan eh, parang rules ko sa sarili ko na ibigay na, yes. Privacy yan, hindi natin pa yung Never have I ever watched a movie and wish I was the lead star. Siyempre. Ano ba yan? Anong pelikula to? Lalo na yung... Naku, marami naman. Mm. Pero yung mga pinaka-sulisip. Mostly yung magaganda yung leading lady, siyempre. Mm. Maganda yung isip yun. Tapos, lately lang, pinanood ko yung Infinity War. Siyempre, gusto ko mag-iisa sa mga superhero, diba? Parang dumadating sa punto ng buhay natin. Yung Ayan, ikaw may never have ever. Ano ba tanong lang natin? Kasi na-mention niya na ano, na gusto niya yung mga parang pagmaganda leading lady. Pero dito ba sa Kapamilya Network, sino yung mga gusto mong makatrabaho? Ako? Parang matagal ko lang iniisip na magtatanong ako ng ganyan. Siguro ngayon meron akong dalawa na gusto talaga makatrabaho dito. Una si Kim Chu. Pangalawa naman si Erich yung sa mamahuhusay yung bakit. Ang galing nga. Yes. Mahilig ka pala sa mga payat. Huwag mga restaurant. Next, ito naman. Ang last set naman ng ating kaganapan dito sa Star Cinema Chat ay ang First Things First. At syempre, paano ba ito? Para itong fast talk, diba? Ano yung una mo may isip pag narinig mo itong mga words na to? Mabilisan siya. Kaya... Ayan, simulan natin sa Bayani. Bayani, Pilipinas. Food. Burger. Hollywood. Unang pumasok si Iron Man. Vacation, ito, gusto kong balik-balikan na mamblog. Ay. Book. Libro, Philippine Institution. Philippine Institution. So, may bala ka ba? Hindi, eskudero siya, di ba? Pinag-aaralan ko yung Republika ng Pilipinas. Nice. Sana akong papalaan. Acting, unang pumasok sa isip ko. Superhero, mula pagkabata, mga Batman. Hairstyle. Sports ngayon, basketball. Marriage, ang unang pasok sa isip ko sa in the future. Cars? Ako, marami. Marami, mahilig ako sa sasakyan. Sports car. Workout? Meron akong hilig gawin na workout yung calisthenic. So, body weight lang siya. Guilty pleasure? Wala. Musical instrument? Ang pinakapaborito kong instrument sa limo. Snacks? Nuts. Beach? Meron ako napuntahan, talaga hindi ko makakalimutan na isang beach ng Tablas Island. Sarang Blan. Sarang Blan. Pilipinas.
Pilipinas, atin ito. Marawi. Marawi, isang malaking history. Ang mission. Ang mission, dapat natin panoorin lang. Yes. Yes. And last, Aiza Feldonia. Yan ang pangalawang pinakamamahal kong babae sa buong mundo. Siyempre, una na. Ayun! Yeah! Okay. After nito, anong meron tayo pakain ka, Mother? Dahil dyan, Martin, imbitahan mo na ang ating mga kapamilya na huwag na huwag palampasin ang ating pelikulang Ang Mission ngayong May 30. Yes. Nananawagan ako at humihingi ako ng suporta sa lahat ng mga kapatid natin, kababayan, kapamilya, na kahit yung mga nasa abroad, pwede natin mapanood yan ang mission. Sana suportahan natin ngayong May 30 na po, showing na nationwide ang mission. Yes. Imbitahan mo rin ang fellow millennials natin na suportahan at panoorin din yung mga ganitong klaseng pelikula. Ayan, hindi ko masyado magaling sa mga lingwahe ng millennials. sa mga bagets dyan ng mga kapatid natin, sana pagkatapos yung panoorin ng, siyempre, nagdaan na yung mga foreign eh. So, suportahan naman natin yung pelikula natin. Dahil marami kayong mapupulot na aral at malalaman nyo ang history at ano ba ang dapat natin gawin bilang Pilipino. Ayan. Sana suportahan natin. Sama nyo yung mga jowa nyo, yung mga kapatid nyo, magulang nyo, kamag-anak. Ayan. Sana manood tayo na. Ayan, maraming salamat, Martin Espadero! Yes, thank you so much. At maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa ating Star Cinema Chat today. Yes, Ang Mission, The Marawi Siege Story, ngayong May 30 na in cinemas nationwide. Thank you. Ayan. Okay. Thank you. Thank you po. Martin, picture na lang ulit with the poster. Patayo.